Hello mga idol, ang video nito ay para sa mga baguhan na magkaroon ng sarili nilang sasakyan, bago man yan, tulugan, second hand yung nabili, pwede ka rito. At ganoon na rin sa ating mga kasamahang rider na mga baguhan na kumuha ng tulugan ng motor, second hand ng motor, at syempre, para din po ito sa mga baguhan na driver. Okay? Dahil ang pag-uusapan po natin ay about engine oil. Kaya napakahalaga na malaman mo ito. Ang topic po natin for today ay kailan nga ba dapat tayo magpalit ng langis sa makina o yung tinatawag na engine change oil. Ayon sa mga veteranong mekaniko, panoorin natin mga suggestion ng mga veteranong mekaniko. Panoorin natin si Shirer number 1. Kailan nga ba dapat tayong magpa-change oil? Well, most of the casa or most of the talyer or kahit basahin yung manual ninyo, they recommend or they will base on the kilometers. So, si Shirer number 1 ng oil. Kung sa mga heavy equipment naman o aeroplano, that base on the hours of use o yung oras na naka-on yung engine. Base po siya sa mga eksperto at manufacturer na advice. Okay? At panoorin naman po natin si Shirer number 2. Para malaman ninyo kung dapat ang engine sa makina, ito yung stick ng ano, ng makina yan. Dito ninyo makikita. Kung maayos pa yung langis ninyo, kapag ang langis ninyo, ito, hindi na halos sa pumapatak. Pag ginaganon, hindi na ano, malapos na yan. At kapag ginanon nyo, magaspang. Kasi ang langis kasi pag inilagay nyo sa loob ng makina, lalo't higit, ang makina ay yung luma na matagal lang ginamit. Magaspang yan. Kasi nga, nagkikisgisan yung ano ng makina, magaspang ito. Doon yung malalaman na dapat nang change oil. So, si Shirer number 1 at si Shirer number 2, para sa akin po, ay pareho po sila tama. Okay? Dahil, hindi naman lahat ng makina ay ginagamit para tumakbo. Okay? May mga OFW na hindi lang bahay ang kanilang pangarap na maipunta. Katunayan, apat sa kasama ko dito ang kumuha ng motor. Tatlong NMAX at isang Honda 135. At naniniwala ko na hindi lang silang apat na OFW ang kumuha ng ganong klaseng sasakyan o sasakyan, di ba? Now, kapag bumalik na ang OFW sa bansa ang kanyang pinagtatrabahuan, literal na ang sasakyan o ang motor ay may iwan sa Pilipinas. Swerte na lang kung may kapatid, anak, na magdadrive ito. Pero paano kung ang asawa mo ay hindi marunong magdrive, ang anak mo ay maliit pa, so, nasa garahe lang ang iyong sasakyan. Dito ba? Magbibili naman ito si OFW na everyday, paanda rin mo yung motor o yung sasakyan kahit na kalahating oras lang o isang oras or weekly. More on, ganun. Dito ba? Ang nangyayari. So, paano gagana yung kilometrahe kung ang sasakyan ay nakatigil lang po at ang makina lang nito ang umaandar. So, alam naman natin kapag ang makina ay umaandar, ginagamit na nito ang langis. Kaya naniniwala ko na si Shirer number 2 ay tama rin po yung kanyang paliwanag. Dapat po nating malaman na merong tatlong klaseng langis na pwede nating gamitin sa ating makina. Ito yung purely synthetic, semi-synthetic, at yung mineral. Yung purely synthetic po, recommended dyan in every 10,000 kilometer, magpapalit po tayo ng engine oil or every 6 months. Then yung semi-synthetic naman po, ang recommended naman po nito ay 7,500 kilometer,
ay kailangan na po tayong magpalit ng engine oil for 4 to 5 months. Okay? At yung last na mineral type ng langis, ang recommend po nun for every 5,000 kilometer ay recommended po siya na magpalit ng langis or every 3 months. So, hindi naman lahat tayo ay may kakayahan na pumili ng brand new. Ito man yan, ito kotse, ito kahit na sasakyan. Mahalaga na malaman natin yung history ng langis na nakalagay doon sa iyong makina. Nang sa ganun, susunod na pag-change oil mo, malaman mo na kung ano ang iyong tamang gagawin. Diba? At para naman po sa mga veteranong mekaniko at nakakaalam ng tungkol sa tamang pagpapalit ng engine oil, baka pwede naman pong mag-share kayo ng inyong idea or experience o kaalaman. Sa ganun, makapagbigay po kayo ng konting kaalaman sa mga viewers natin. Sa pamamagitan ng inyong comment, malaking tulong po yan na may ambag nyo sa kaalaman ng makakapanood na baguhan ng video ito. Mahalaga ang langis sa ating mga makina. At out of 10 na nakausap kong mekaniko, naging slogan na nila na nasa langis ang buhay ng makina. Maraming salamat po sa makakapanood ng video ito at sa mga magkukomento. At sana kung bago ka pa lang na nakapanood ng video ito at nagustuhan mo, baka pwede naman pong pakipalo ang aking YouTube channel at Facebook page na Radiator Mechanic TV. At pakishare na rin po nang sa ganun, mas marami pang makaalam ito. Maraming salamat po mga idol.